Nobel! Pasok! Oo. Upo ka. Oh. Eh, kala ko aalis na kayo ng asawa mo. Eh, ba't andito ka na naman? Alam mo, konti na lang iisipin ko na may gusto ka sa akin. Biro lang, ito naman. Pasensya ka na, ha? Hindi na kasi namin alam kung anong gagawin namin. Saan kami pupunta? Pwede bang paliwanag mo sa akin kung ano talagang nangyayari? Alam mo, Limuel, sa maikling panahon, naging kaibigan na kita. Kaya nag-aalala ako kung ano man ang pinagdadaanan mo. Pwede akong makatulong kapag kakatiwalaan ako. Pero para matulungan kita, kailangan kong maging totoo ka sa akin. Sige, sabihin mo sa akin, ano bang problema? Sorry. Ayoko na mimilit. Pero sige, irerespeto ko yung desisyon mo. Kung di mo pa masabi sa akin kung ano talagang totoong nangyari sa inyo ng asawa mo. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na hindi ko kilala ang tunay kong pagkatao? Ha? Ano ibig mo sabihin? Kailangan ko itago yung bata sa inyo. Baka mamaya nakawin nyo na naman siya. Ate, pasensya na. Pero pinoprotektahan ko lang yung anak ko. Mili, ipakita mo naman sa akin yung pamangkin ko. Sa tingin mo ba susuko kami? Hindi mo pwedeng iray yung anak ni Anton sa amin. Ate, patay na si Anton. Ako na ang may karapatan sa baby. Sa pinapakita mo ngayon, ilalim mo ang pinapatunayan na hindi ka karapat dapat na ina ni JRE. Sino ka para husgahan ako? Hindi kita kailangan husgahan, Millie. Dahil sa nakikita ko ngayon, isa kang immoral. Sa kung sino-sinong lalaki ka lang sumasama na hindi naman kasal. Sa tingin mo ano sasabihin ng korte tukol dyan, ha? Ikaw ang mas immoral, ate. Dahil pilit mong nilalayo yung bata sa nanay niya. Hindi pa tayo tapos, Millie, ha? Naghahanda na kami ng kaso laban sa'yo. Kumuha na kami ng abogado. Kung sa tingin mo na mananahimik ka na lang na mabuhay kasama ang lalaki mo, nagkakamali ka. Hindi ako papayag na ang ama na kilalanin ng pamangkin ko ay yung pulis na yan. Ha? Alalahanin mo yan, Millie, ha? Magtutuos tayo, Millie! Ma'am, tama na po. O, aalis ako! Millie, ha? Hindi ko naalala ang nakaraan ko. Sa madaling salita, may amnesia ka? Hindi naman ganun. Parang hirap naman paniwalaan na amnesia to, pero... No, tama ka. May amnesia nga ako. Talaga ba? Eto na, sumama na ako. Ano bang gusto mo? Si Anton at si Limuel ba iisa? At bakit ko naman sasagutin ang mga tanong mo? Anong gusto mo? Daling kita sa presinto? Sigurado ako hinahanap ka pa rin ni Brendan hanggang ngayon. Okay din. Arestuhin mo ako. Dalin mo ako sa kulungan. It would be my pleasure. Hindi ako tanga, Joel. Balita ko nagsasama na kayo ni Millie. At alam ko na wala sa interest mo na malaman ng mga tao na buhay si Anton. So I was right. In love ka kay Millie. At ayaw mong masira ang happy life mo kapag malaman niya na buhay pa ang lalaking pinakamamahal niya. Huwag mo subukan, Rhea. Be overly dramatic. All I'm saying is, pareho tayo ng interest. Pwede tayong magtulungan. Pwede sabihin mo sa akin kung ano ang totoo. Akala ko ba gusto mo malaman ang totoo? Eh, pasensya ka na. Hindi ko alam na nangyayari pala yan sa totoong buhay. Eh, napapanood ko lang yan sa TV. Tsaka mali ka naman, wala ka palang alam tungkol sa sarili mo. Ano ba nangyari? Ano bang kwento niyo ng asawa mo?
hindi nagpapanggap si Anton. Wala na siyang maalala sa nakaraan niya. Dahil kay Brendan, kailangan namin magpanggap ng ibang tao. Enter Lemuel and Vera. Lemuel is my creation. Siya ang mabuti at mapagmahal kong asawa. Sigurado ka bang siya talaga ang asawa mo? Joke lang. Sorry. Kaya ayaw ko sabihin sa'yo yung totoo eh. Kaya yan na yun. Yan ang sitwasyon ko. Makakahinga ka na ng maluwag, Joel. For as long as naniniwala si Anton na asawa niya ako, hindi na siya lalapit sa buhay ni Millie. Umabalik na siya kay Millie. At kung hindi ako nakausap niya kagabi, malamang nakita na sila. Sinasabi ko na nga ba? Ganda yung dahilan kaya bumalik dito sa Alamora. Dahil kay Millie. Ano ibig mo sabihin? Hindi ko may paliwanag eh. Will you marry me? Basta palayo kasi siya nakikita sa mga panaginip ko. Sigurado ka? Kaya mabuti na rin at alam mo yung katotohanan. Para magtulungan tayo na ilayo siya sa girlfriend mo. Hindi kaya sinyalis na yun na bumabalik ng alaala ni Anton? Kapag ang may amnesia ay tumagal ng higit sa 48 hours, malamang hindi na babalik ang dahilan nila. Sa tingin mo, mapapanggap na lang tayo na para bang walang nangyayari? Bakit hindi? Mahal mo si Millie, di ba? Ano sa tingin mo mangyayari kapag nalaman niya na buhay pa si Anton? Hindi ko alam. Basta nga, alam ko lang, may kutob ako na konektado siya kung ano ako dati. Kaya gusto ko siya makausap, makita. Malay natin, baka dati pa kami magkakilala. At dami kong gusto itanong sa kanya. Kahit na ano, basta makatulong kahit papaano para mabuo ang nakalimutan pagkatao ko. Pareho lang tayong pusong nagmamahal. Kaya ako tinatago ang katotohanan kay Anton. At kung mahal mo si Millie, you would do the same. Magtutulungan tayo. Huwag mo i-underestimate ang puso ni Anton. Kagabi nung nakita ko siya, nakita ko ang pagkalito sa mga mata niya. At malakas ang kutob ko na puso niya ang nagtutulak sa kanya pabalik kay Millie. Naniniwala siya na si Millie ang susi sa pagkatao niya. Ano pang iniintay mo? Kung siya ang posibleng susi para sa mga alaala mo, ba't hindi mo pa siya puntahan? Salamat ah.